nagsama ng Special Investigation Task Group sa Bangwero na na-trace na nila ang lokasyon ng cellphone ng dalawa sa 34 na nawawalang sa Bangwero. Hindi muna isinapubliko ng pulisya kung saan lugar ito na-trace. Pero sabi ni Major General Eliseo Cruz, dating CIDG Director at Head ng SITG, nagawa ito sa tulong ng National Telecommunications Commission o NTC, alinsunod sa cybercrime warrant to disclose computer data na inilabas ng korte. Iba na raw ang SIM card na nakasaksak sa mga cellphone na ito, pero nalocate pa rin sa pamamagitan ng tinatawag na International Mobile Equipment Identity o IMEI. Ito yung serial number ng cellphone na nakaprint sa kahon ng cellphone. We tried to collect the boxes of the cellphones of the missing Sabongeros, and there were 8 boxes of cellular phones submitted to us by the relatives of the victims, and this is important for further investigation. Nung una po, hindi po kami nagpapamilya kasi baka daw po lalo hindi bawalan. Kaya po natatakot rin kami. Pero walang buwan na po nakaraan, hanggang ngayon wala pa rin pong kasagutan kung nasaan eh. Eh, Pangulong Duterte, nananawagan po kami. Kayo lang po ang tanging makakatulong sa amin. Naghanap po kami ng makakatulong sa amin. Pinasa po kami sa CIDG Canlubang. Tapos pinasa po ulit kami sa Mega Buyaw. Lumapit kami ng Malacanang. I-refer naman po kami ng NBI. Wala pa rin po kami nakukuha ng update. Inaya lang daw po talaga siya. Eh, yun na nga po. Napangakuan daw po ng pera. Okay. Ay, siyempre, yung kapatid ko na nasilaw, manalo o matalo, meron 1,000 bawat isang manok po. Kaya sumama po yung kapatid ko. Dalawang araw mula nang sila'y mawala, natagpo ang abandonado, ang passenger van ng mga nawawala hindi kalayuan sa kanilang inuwian. Mukhang yun nga, may balita ako na nariglo daw yung mga complainant, ano? Kaya yung mga kinakasuhan natin nga mga police at saka yung mga security guard nung sabungan ay mukhang makakawala ito kasi mukhang na-reglo daw. Hindi ko pa masyado confirm pero been receiving reports from some of our investigators from CIDG na mukhang nababayaran. Malaki ang offer dito sa mga complainant. Kaya, well, that's how our criminal justice system works, no? Kapag naariglo, wala talaga, wala kang pag-asa. Wala kang pag-asa dyan na magpaprospera ang kaso. Dahil yun nga, largely depending sa complainant yung kaso, yung criminal. Alam mo, mas malaki ang pera ng isabong kaysa sa sabo sa as of late, no? Nakikita natin kung gaano naging powerful yung mga personalities na involved sa isabong sa illegal na isabong na yan, di ba? Dahil sinabi na ng ating gobyerno na yan ay ina-outlaw na ng ating gobyerno kasi hindi na binigyan ng pahintulot galing ng pangkor. So meaning na yung gambling na yan ay hindi na legal kundi illegal. So very powerful po. Kaya nila magpa-disappear ng 36 katao na without a trace. Alam natin yung meron man talagang malalaking tao na sa likuran yan na hindi man mawala yung tao na walang trace, no? Yung 36 katao. Meron talaga nag-isa sa likod yan na malaki. At yun na, gumagana na yung pera ng mga involved yan sa isabong. Pagbalik natin sa Senado ngayong itong July, no? I-sponsor na natin yung ating committee report. At kahit na wala pa yung committee report natin, alam naman natin na sinampahan na ng kaso ng Napolcom yung mga involved na mga polis doon sa more than 1 ton na isabong na na-discovery. Around 50 of them, no? Na mga involved doon sa operation na yon ay pinagkakasuhan na lang ng merong nakabinbin na panukalang batas pertaining to that, no? Gawing marijuana ay gagawing gamot as a medical marijuana. So, ito'y tinutulak ni Senator Robin Hood Padilla. At ako naman ay sumusuporta sa panukalang batas na yan dahil nga limited lang tayo sa medical marijuana.
Wala pa akong problema dyan. Kung ito'y nakakagaling, ito'y nakakagamot sa mga kapansana ng ating mga kababayan, away deprive them of such medicine kung ito'y available naman. So, okay ba ako dyan? Sumusuporta po ako dyan. Basta huwag lang isama yung recreational marijuana. Maganda yan kung ito'y sinasangayuna na ng Department of Health dahil nga nung pag-hearing namin sa medical marijuana bill no ni Senator Benoit Padilla ay hindi pa ganong klaro yung stand ng DOH. Kasi ako naman is I have to differ my opinion to the experts. So sila naman ang masasabi naman nating eksperto sa larangan na ito pagdating sa medisina, sa gamot. So hinihintay natin kung ano, kung okay sila, then susuporta ako sa bill na yan. So ngayon, kung totoo yung sinabi mo na kinlaro na nila yung kanilang stand na supportive sila dito, then maganda yung development. Oh. Kung gugustuhin, kaya naman, kakayanin yan kung talagang yung lalabas na batas, anong kalang batas para dyan ay may mga provision talaga sa strict regulation. At seryosuhin talaga ang pag-implementa kasi kahit nagaano ka stricto ang mga provision ng batas, kapag ang implementasyon ay nagkukulang, magkakaroon pa rin ng problema, no? Maisahan pa rin tayo. Kaya dapat talaga very strict ang implementation ng batas na yan. At kaya naman ng ating kanyan, kaya naman ng ating gobyerno yan kung gugustuhin talaga. Kailangan talaga ng seryosong implementation at yung pag-regulate dito ay talagang seryosohin, dahil kung hindi, malulusutan pa rin tayo at magkakaroon din ng problema. Pero kung sinasabi yung sasabihin mo, kung kaya ba, ay kaya yan. Kaya ng gobyerno natin yan. Basta sabi ko nga, seryosohin lang. Sir, maliban po dito sa isabong, sa isyo po doon sa Shabu cover-up, eh hawak din nyo rin po itong kontrobersyal na sinasabing patayan dyan sa Negros Oriental, kabilang na dito si Governor Digamo. At may mga panawagan ngayon at panukala na i-suspend muna or i-delay ng at least isang buwan ang barangay and SK election sa lugar dahil siya pangamba pa rin ng ilang mga alkalde po doon. Kung kayo po ang tatanungin, okay lang po ba na i-postpone muna para full force during sa mismong araw ng halalan sa barangay at SK dyan po sa Negros Oriental ang ating security forces? Well, during at the height of the investigation, lumabas yung panukala ni Senator Tolentino, yung kanyang mungkahi na minumungkahi niya ang kumilik na ipagpaliban ng isang buwan yung ganap ng barangay SK election sa probinsya ng Negros Oriental. But ako naman ay sumusuporta basta para lang sa katiwasaya, no? Yung public order, peace and order ay talaga susuportahan ko yan. But ngayon nakatanggap po yung ating opisina, yung ating committee, nakatanggap ng letter coming from ilan yung mayor yun, 15 or 18 na mayor ng Negros Oriental na nakiusap na huwag na daw i-delay yung barangay SK election sa kanilang lugar for the reason na mas lalo daw nasisira yung imahe na kanilang lugar kasi baka daw isipin ng mga talaga nagsasuffer na yung kanilang turismo. At kapag ganun na delay, it will add additional negative impression on their place, na sabihin na nakakatakot. Hindi muna tayo pupunta dyan dahil nakakatakot, hindi pinuspon nga ang barangay ni SK election. So nag-iusap sila na ituloy lang daw kasi sila naman ay nasa ground, alam daw nila ang sitwasyon ngayon doon na kayang-kaya naman daw gampanan ng kumilik at yung kanya mga deputized agencies ang pagpatupad ng isang honest and clean na elections.